Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin itong part 5, mga hula o propesya na ginanap ni Kristo sa libro ni Mateo. Ituloy po natin ang mga pangyayaring nakasulat sa lumang tipan na ginanap ni Kristo at naisulat ang mga katuparan sa bagong tipan. Upang matupad ang hula ni Isaiah sa Isaiah 56:7, ay ginanap ito ni Kristo at ang katuparan ay sa Matthew 21 verse 12 to 14. Basahin po natin itong Isaiah 56:7. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Basahin po natin itong katuparan sa Matthew 21:12-14. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nagbibili at nagmimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang na mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan na mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Ang nagsilapit sa kanya sa templo, ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Ang hula na ito, 1,000 taon bago ipinanganak si Kristo, pero nahulahan ng mga propeta na pupurin si Kristo ng mga batang maliliit at magagalit ang kaniyang mga kaaway. Basahin po natin itong Psalms 8:2. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan. Dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. Matthew 21 verse 15 to 16. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang bagay na kaniyang ginawa at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay nangagalit sila. At sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilobos ang pagpupuri? Yun po. Binanggit ni Kristo ang nasusulat sa Exodus 3:6. Sa Matthew 22, verse 30-33. Basahin po natin itong Matthew 22, 30-33. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa ni mga papag-aasawain pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Datapot tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi ba ganinyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. At nang marinig ito ng karamihan ay nagtaka sa kaniyang aral. Basahin po natin itong Exodus 3:6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. At si Moses nga ay nagtakip ng kanyang muka sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. Ang hula ni Zechariah 13:7 ay natupad sa Matthew 26:31-32 nung hinuli si Kristo bago ipako sa krus. Zechariah 13:7, gumising ka o tabak laban sa pastor ko. At
laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mga ngalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. Basahin po natin itong katuparan sa Matthew 26:31-32. Na magkagayon yung sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay nangagdaramdam sa akin sa gabing ito sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapot, pagkapagbangon ko ay mauna ako sa inyo sa Galilea. So yun po. Sana po ay may natutuwan tayo.